Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pinahid ni Nikita ang mga luhang kumawala sa magkabila niyang mata. Kasalukuyan siyang lula ng eroplano pabalik sa Maynila. Matapos ang matagal-tagal na pamamalagi sa Hermosa, Pangasinan, ay babalik na siya sa realidad. Sa tunay na mundo, bit-bit niya pa rin ang panalangin na sana ay mapatawad siya ni Malakay matapos niya itong iwan. Magmula nang tanggapin niya ang pagmamahal, kung saan sinabi nitong gusto siya nitong pakasalan, ay hindi na mapakali ang sistema niya. Nagitla siya nang marinig mula rito ang salitang kasal. Hindi niya inaasahang magmumula sa bibig nito ang salitang ayaw niyang marinig. Nang tanggihan niya noon ang proposal ng ex-boyfriend niya, ay sa kanya lamang na-realize na may phobia siya sa kasal. Naihintakutan siya sa sakramentong iyon. Para sa kanya, ang kasal ay pagkatali ng habang buhay sa isang tao. There's no way of turning back. There's no way to escape. Habang buhay siyang masasakal at magpapaalipin sa lalaking maaaring maging dahilan ng santambak na misery sa buhay niya. She would probably become a slave for a lifetime. Kahit labag sa kalooban niya, ay tinakasan niya si Malakay. Palihim niyang ipinaayos kay Barbie ang flight niya pabalik sa Maynila. At nang maayos na ito, ang lahat ay basta na lamang siya umalis ng walang paalam. She left Malakay sleeping at her house. He was clueless about that crap. Wala itong napansing anumang kakaiba sa kanya ng mga panahong nag-iisip na siya ng mga gagawin. Lalo siyang nakonsensya ng mga panahong iyon. Malakay was a very good lover. Ni hindi nito hinahayaang madapuan siya ng lamok. Mahal na mahal siya nito. Bawat minuto ay pinaparamdam nito kung gaano siya kaimportante. Without knowing na anumang sandali ay iiwanan niya na ito. You are Nikita Rivarez, right? Nilingon niya ang babaeng katabi niya. Sa tansya niya ay nasa 40s na ito. Ngunit kahit halata ng may edad na ito, maganda pa rin ang babae. Sopistikada rin ito at sigurado siyang mayaman at makapangyarihan itong tao. Yes, I am. Nakangiti niyang sagot. Ngumiti rin ang babae at ipinakita ang hawak nito. Siya ang cover ng magazine na binabasa ng Ginang. Iyon ang huli niyang trabaho bago siya nagtukong Pangasinan. He looks so elegant. Mukhang hindi Photoshop tong mga kuha mo. Mas maganda ka pa pala sa personal. Nilaparan niya ang ngiti. I'm flattered. Thank you, ma'am. I'm Ariza Rivas. Iniabot nitong isang calling card. Nagitla siya nang mabasa iyon. I'm a wedding organizer and also a wedding gown designer. Just in case you wanted to get married, call me. Saglit siya nitong tinitigan. Pero sa nakikita ko, mukhang wala pa sa plano mo yan. Sort of. Malungkot niyang tagon. Marriage is such a curse for me. Magmula nang makita ko kung gaano naghirap ang taong nagpalaki sa akin dahil sa kasal na iyan, ay sinumpa kong hindi ako mag-aasawa. Sa mga nakikita ko sa panahon ngayon, it's truly impossible to find someone who's good enough to be called a husband. Not all the time. Pagtaliwas ni Ariza. Look at me. Ganyan na ganyan din ako dati. But now, masasabi kong isa na akong ganap na babae. Mahal na mahal namin ang asawa kong isa't isa. Yumuko siya para ikubli ang mga luhang mula sa kanyang mga mata. Naulinigan niya ang pag-aanunsyo para sa paglanding ng eroplano. She sighed out loud. Maybe I'm not as tough as you. Habang naglalakad siya palabas ng airport, ay hindi niya maiwasang mapatitig kay Ariza, na nooy halos kasabay niya lamang maglakad. Tila naramdaman naman nito ang pagsusuring ginawa niya sa pagkatao nito, kaya lumingon ang babae sa kanya. Nginitian siya nito. Find yourself, Nikita Rivarez. Magiging masaya ka kapag pinakinggan mo yung puso mo. Iyon lang at nagpatiuna na itong maglakad. Naiwan siyang nakatayo. Bumalik lamang siya sa wisyo nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ni Barbie mula sa di kalayuan.
Napangiti siya nang makita ito. Patakbo siyang lumapit sa bakla ni Yang Manager at yumakap dito. Ew! Singhal nito. Lumayo ka nga sa akin, bakla. Di tayo talo. Kadiri ka talaga. Nakangiwi nitong inilayo ang sarili sa kanya. Ikaw naman, namiss lang kita. Casual niyang sabi. Talaga? Eh, bakit ganyan ang mukha mo? Sinusuri siya nito mula ulo hanggang paa. Nawindang ito nang matapos sa pag-aanalay sa kanya. Anong nangyari sa'yo, baby? Para kang na-rape ng 10 maligno. And your waistline? Ang taba-taba mo na! Magkaagapay silang lumabas ng airport. Sumakay sila sa kotse ni Barbie. Akala niya ay makakaligtas na siya sa mga tanong nito, ngunit nagkamali siya. Kasi simula pa lamang nitong mag-drive, ay binato na kaagad siya nito ng maaanghang na tanong. Ano bang pinagkakain mo sa Pangasinan at naging ganyan ka? Nakakadiri yung figure mo ngayon. Sasabunutan talaga kita eh. Sunod-sunod na sermon ni Barbie. Panay rin ang sipat nito sa kanya. She sighed out. Lagi kasi akong pinapakain ni Malakhay nang... Hindi niya na naituloy pa ang sasabihin. Kinain na naman ng lungkot ang sistema niya. Matapos ang pagkamatay ng Tito Shari niya at ang paglayo ng mga pinsan niya, ay mayroon na namang nagpakirot ng puso niya. Iyon ang katotohanan na hindi niya pa kayang ibigay ang buo para sa lalaking mahal niya. Mukhang marami tayong pag-uusapan. Seryosong sabi ni Barbie. What? Pakiramdam ni Nikita ay natanggal lahat ng tutulin niya nang mapasigaw si Barbie dahil sa mga kwento niya. Inaasahan niya ng ganoon ang magiging reaksyon nito. Hindi na siya nag-atubiling sabihin ng lahat dito. Ito ang hingahan niya ng sama ng loob kung may problema siya. Paano mo naman nagawang ibigay ang virginity mo sa kanya? Dumagundong na tanong ni Barbie. Naroon sila ng mga oras na iyon sa opisina nito dahil iginiit nitong dumiretso muna sila roon. I love him. Wala na siyang ibang maapuhap na sasabihin dito. Iyon lamang ang malinaw sa kanya. She loves him as well as he loves her. Itinirik ni Barbie ang mga mata sa ere. You love him? Tapos sinakasin mo siya? Napaka-ruthless mo namang babae ka. Sa pagkakakwento mo, mahal na mahal ka mo ng taong yon. Then iniwan mo siya dahil lang dyan sa stupid phobia mo? Hindi mo ko naiintindihan, Barbie. Nagtaas na siya ng boses. Marriage means hell for me. Nakita mo bang nangyari kay Tita Shari? Nakita mo bang kinahantungan ng walang kwentang bagay na yan? Ang daming buhay na nasisira, Barbie. Ayokong matulad sa mga babaeng may iwang luhaan kapag iniwan na ng asawa nila. So ngayon, hindi ka luhaan. Malamig na tanong ni Barbie. Naumid ang dila niya. Nakaligtas nga ba siya? O mas lalo lang siyang nasaktan dahil sa ginawa niya? She was afraid of marriage, but wasn't she afraid of the pain? Pakiramdam niya ay nasa pagitan siya ng mga iyon. Gusto ko munang magpahinga. Aniya saka madaling lumabas ng opisina ni Barbie. Cut! Mabilis na nagtakbuhan ng mga makeup artist at mga personal assistant palapit sa kanika nilang amo. Kabilang na roon ang mga alalay ni Nikita. 5 araw na lang ang taping niya para sa soap na The Bride and the Lover kung saan siya ang love triangle sa tambalan ni na Belinda Samonte at Akira Rowa. First time niyang makatrabaho ang dalawa pero nakapalagayan niya kaagad ng loobang mga ito. Ngayong patapos na ang taping nila ay nakakaramdam din siya ng lungkot dahil hindi niya na makakasalamuhan ng madalas ang mga ito. Great job! Nakangiting sabi ng direktor. Binalingan siya nito. You're such a good actress, Nikita. Ngumiti siya. Iyon ang una niyang project bilang kontrabida pero nagawa niya ng maayos ang trabaho. Mataas ang rating nila at kahit may pagkadiring ang TV show na iyon, ay marami pa rin ang pumupuri sa The Bride and the Lover. Inularan siya ng papuri mula sa mga kritiko. Mas nagningning ang pangalan niya sa industriya dahil sa big break na iyon. Sinulya pa niya sa isang sulok si Barbie. Ngiting-ngiti ito at nag-thumbs up pa. Hindi niya alam kung ano ang nakain ito at sobra itong hyper ng araw na iyon. Kung hindi niya lang ito lubusang kilala, ay iisipin niyang nakadrugs ito. Ma'am Nikita, pukaw sa kanya ng isa sa mga PA doon. Kailangan niyo na pong suotin yung wedding gown niyo. Magsisimula na po ang next scene in just 5 minutes.
Napabuntong hininga siya. Ang susunod na eksena ay ang magiging kasal nila ng karakter ni Akira Rowa. Alam niyang aarte lamang siya sa harap ng kamera pero iba pa rin ang pakiramdam niya. Magmula nang magbalik siya sa Maynila ay hindi na siya nagkaroon ng kahit anong balita tungkol kay Malakay. Ilang araw siyang nagmumuni-muni bago niya naisip na tama ang lahat ng sinabi ni Barbie at ng babaeng nakasakay niya sa eroplano. Dapat niyang harapin ang takot niya. Dapat niyang harapin ang sarili niya. Sinubukan niyang kontakin si Malakay ngunit nabiku siya. Laging busy ang number nito. Kahit ilang text rin ang ipadala niya dito ay hindi ito nagre-reply. Isang buwan na ang lumilipas pero hindi pa rin ito nagpaparamdam. Sigurado siyang hindi na siya nito nagawa pang patawarin. Isinuot niya na ang wedding gown. Hindi niya na gusto pang maging emosyonal. Nang muli siyang bumalik sa lugar kung saan kukunan ang garden wedding ng character niya, ay napatingin sa kanya ang mga staff. Kahit ang mga kasamahan niyang artista ay napalingon rin. Maya-maya ay nakangiti na ang mga ito. Ay, anong meron? All set up, sabi ng direktor. Mabilis na nagsibalikan sa kanilang mga pwesto ang bawat isa. Nakaposisyon na rin siya. In 3, 2, 1, action! Nagsimula siyang maglakad sa pulang carpet na nakalatag mula sa entrada hanggang sa harap ng pare. Pakiramdam niya ng mga sandaling iyon ay totoo ang lahat. Totoong ikinakasal siya. Gusto niyang maiyak pero pinipigilan niya ang sarili. Ayaw niyang ma-disappoint ang mga kasamahan niya sa trabaho. She needs to be professional. Nang sa wakas ay makarating siya sa harap ni Akira na gumaganap bilang Ryan, ay kumiti siya ng ubod ng tamis. Inisip niyang si Malakay iyon. Ngunit imbes na lumakas ang loob niya ay tila lalo pa siyang nanghina. Naalala niya na naman ang pagkakataong sinayang niya. Ang pag-ibig na pinakawala niya. Nang humarap sila sa altar, ay nagsimula na ang seremonya. Hindi pa sila nagtatagal sa ganong eksena nang maulinigan niya ang isang baritonong tinig. Itigil ang kasal! Otomatiko siyang napalingon sa pinanggalingan ng boses. Bakit lalaki? Sa pagkakaalam niya ay si Belinda ang pipigil sa eksenang iyon. Nag-init ang mga mata niya nang makita kung sino iyon. Nakasuot rin ito ng suit na para bang ito ang totoong groom niya. Malakay? Wala sa sariling nabitawan niyang hawak na bulaklak at patakbong lumapit dito. Agad siya nitong niyakap nang magkalapit sila. He kissed her lips at tinanggap niya yun. Halatang namiss nila ang gusto ang isa't isa. Nakalimutan na niya na nasa taping pa siya. Masyado siyang natuwa nang makita ang lalaking minamahal. Did you miss me? Nakangiting tanong ni Malakay nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Sobra! Aniya, bago pa ulit-ulit na kinantala ng halik ang mga labi nito. Forgive me, Malakay. Naunahan lang ako ng takot. Mahal na mahal kita. Ayokong mawala ka. It's just... Hush now, sweetheart. Pigil nito sa ano pa mang sasabihin niya. Inilapat nitong hintuturo nito sa labi niya. Pinaliwanag na sa akin ni Barbie ang lalahat. Oo, aminado ako. Nagalit ako nung una. But knowing the truth was a great help. You mean... Napatingin siya sa gawin ni Barbie. Nakangisi ang bakla niyang manager at nagbwesar pa ng puso sa ere. He planned for this, sabi pa ni Malakay. Kaya hinding-hindi na kita pakakawalan ni Kita Rivares. Kahit humayaw ka pa ng 1,000 ulit, nandito pa rin ako. Hanggang sa handa ka nang ibigay ang matamis mong oo sa akin. Kinuha nitong isang pulang kahita mula sa bulsa nito. Binuksan nito iyon at tumambad sa kanya ang isang nagniningning na singsing. Dadating ang araw at maiisuot ko rin to sa'yo. You don't have to wait. Masigla niyang tugon. Oo, Malakay. I want to be your wife. Nakangisi ito. Dahil kapag kasal na tayo, hindi mo na uulitin yung ginawa mo noon. Hindi mo na kailangang nakawin pa ang Tinakpan niya ang bibig nito. Shut up! Natatawa nitong tinanggal ang kamay niya at muling hinagkan ang mga labi niya. Narinig niya ang palakpakan ng mga audience. Dapat lang na matuwa ang mga ito. They just saw a perfect happy ending.
Makalipas ang 6 na buwan. Hindi magkaintindihan si Ariza sa pag-uutos sa kanyang mga tauhan ng mga dapat gawin sa araw ng kasal ni na Malakay at Nikita. Sinisigurado niyang maayos ang lahat. Luha ng kasayahan ang pumapatak sa mga mata ni Nikita habang naglalakad sa altar. Andoon lahat ang kanyang mga batang pinsan na sina Tiffany, Leonard, RG, Hope at Denden. Nakasama ang kanilang lola na si Mrs. Kaaway, na mukhang mahal na mahal ang mga bata at hindi pinababayaan. Alam ni Nikita na simula ngayong araw na ito ay hindi na siya mag-isa. Laging nasa tabi niya ang kanyang asawa na si Malakay. Isang hiling ng pasasalamat ang kanyang binigkas at dalangin na sana ay kahit anong unos na dumating sa buhay nilang mag-asawa ay malampasan nila. Masayang pinagmamasa ni Malakay ang natutulog niyang asawa. Salamat at hindi niya sinukuan ang babaeng nakahiga sa kama. Dahil kung hindi, natitiyak niyang wala na kahit sinong babae ang makakapagpasaya sa kanya. Ipinangako niya na lahat gagawin na mapasaya lamang ang kanyang asawa. Salamat po sa lahat ng tumangkilik sa aming mga kwento. Ingat po at God bless! Shout out po kina Rex Roy, Fe Cruz, Sandra Navarro, Mariel Salalima, Naraini Aini, Remedia Solmantil, Emma Ebalio Galvez, So Mendoza, Annalyn Cacho, Rosemary Bautista, Jonathan Rodriguez, Alton Terenova, Jonathan Bolok, Maria Hooters, Marian Sushon. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat